Hello Gemini, welcome to Like a Tarot. Malapit na ang Valentine's kaya alamin natin kung sino sa inyo ng person mo ang unang na-in-love. Ano ang nagustuhan niya sa iyo? At saka sa uli, kukuha tayo ng advice para malaman natin kung paano mame-maintain ang relationship. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Kung ano ang ipinakita ng mga cards, yun ang i-interpret ko sa inyo. At saka, kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Angels and guides, please guide us, sino sa inyo ng person mo ang unang na-in-love para sa mga Gemini. Ayan, babae pala eh, yung unang na-in-love. 8 of Swords, 4 of Pentacles, isa na lang, ayan ang bilis, the Emperor. Pero parang ano, mas malaki yung pagmamahal ng lalaki na person kesa sa babae. Pero yung unang na-inlove talaga yung babae. May mga issue sa buhay mo na dapat pinag-uusapan, pero mas pinipili mo na lang na tahimik ka. Ang advice ng mga cards ay huwag mo sarilinin yung problema o nasa isip mo, kasi meron ka naman kakayahan na masabi ito ng maayos. Kaya lang nauunahan ka ng takot eh. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Para sa mga single, unahin mo muna yung sarili mo para kapag nagkaroon ka ng bagong karelasyon, wala kayong magiging problema. Kung hindi ka pa ready, maging honest ka sa sarili mo para yung susunod na karelasyon mo ay magiging maganda yung takbo. Kumbaga 100% mo ibibigay yung oras mo at saka pagmamahal sa kanya. Lalo na sa ilang single, may potential person kang magugustuhan at magkakaroon kayo ng relasyon. Pero itong person na to, hindi siya focus sa love. At ang advice ng mga cards ay matuto kang makiramdam sa mga behavior na ipinapakita niya sa'yo, kasi mahirap yun baguhin. Ang ilan naman na nasa relationship, ang person mo ay maybe abusive, ang ilan sa inyo, minamanipula ka, or may betrayal ang relasyon. Gusto mo mantakasan ang sitwasyon na ito, kaya lang ang ilan sa inyo kasi may pamilya kayo, may mga anak, kaya hindi ka makapag-decide agad-agad. At ang advice ng mga cards ay kailangan nyo itong pag-usapan ng person mo, maging open at honest sa isa't isa. At base na rin sa mga cards na ito, kung meron mang problema ang relasyon nyo ng person mo, may babalik din yung improvement at saka stability sa relasyon. At kung ang problema nyo ay matagal nyo nang hindi na pag-uusapan, paulit-ulit na lang na problema, kasi magtatagal yung relasyon nyo eh. Depende na lang sa iyo eh kung ano ba, kung makakapagtiis ka o hindi. Angels and guides, please guide us. Ano ang nagustuhan ng person mo sa iyo? Sa career naman, kung hindi ka happy, kailangan mo mag-decide kung mag-i-stay ka ba or haharapin yung problema na meron sa trabaho. At saka ang ilan sa inyo sa career ay merong magandang position sa trabaho at gusto mong mapanatili ito. Kaya ang advice ng mga cards ay kailangan ng concentration at focus. At saka obvious naman sa mga cards na kung ano yung pinaghirapan mo, aanihin mo. The Devil, Judgment in Reverse, at Page of Wands. Base sa mga cards na to, yung nagustuhan ng person mo sa'yo ay yung pagiging inosente, yung karisma mo, yung pagiging matalino, at saka masayahin. Pero guys, itong mga cards na ito, may mga issue yung person mo. Kasi guys,
Nagiging hopeless lang naman yung situation kapag wala kang gagawin. Lalo na kung nasisisi ka pa sa sitwasyon na hindi naman ikaw yung nagdesisyon or gumawa, or hindi mo naman pagkakamali. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Maybe ikaw ito o yung person mo na dahil sa sobrang bigat ng problema, sinasarili lang, kaya nagkakaroon ng health problem. Naipapakita ito sa mga kaibigan or sa relationship, kaya nagiging unhealthy ang relasyon. At saka huwag kang magmaling akala sa sitwasyon, kasi ikaw naman yung may hawak ng kapalaran mo. Meron kang power na magawa yung mga gusto mong desisyon. Kasi ang ilan sa inyo, iniisip mo kung yung relationship nyo ba ay dapat mong ipagpatuloy or tapusin na lang. Yung mga sinasabi ng mga tao patungkol sa inyo or sa person mo, isipin mo din yun, pero mas i-priority mo or mag-focus ka sa relasyon nyo ng person mo. Kung papaano masosolusyonan ang problema. Sa mga single, mag-ingat sa potential persons na nakikilala kasi isa sa kanila ay hindi totoo sa iyo. May mga addiction at saka may mga sekreto siya na kung kailan in love ka na, tsaka mo malalaman. Kaya hanggat maaari, iwasan na madamay sa problema ng iba. Madaya itong person na to guys sa mga single ha, kasi yung relasyon mo sa kanya magiging maiksi lang. Sa financial, kaya naman yan mabudget, lalo na kung nagpaplano ka. I-control mo lang yung sarili mo sa mga hindi magandang behavior, katulad ng kapag may nakita ka, gusto mo agad mabili iyon, pag-isipan mo muna ng matagal bago ka gumastos. Kailangan din mag-ipon para sa future. The Temperance, the High Priestess, Four of Cups. Ito yung advice kung paano mamaintain ang relasyon nyo ng person mo. Ang galing lang kasi sinagot tayo ng mga cards na ang kailangan para maayos ang problema or relationship, kailangan ng balance, patience, at saka moderation. Pero syempre guys, ang ilan sa inyo kasi sa mga naunang cards, may abusive na relasyon eh, at saka yung pagmamanipula, at saka merong health issues. At saka sa mga cards na yun, tatlong cards na kasi yung ipinakita na mag-i-stay ka ba or mag-let go. Iba kasi ang sagot dun eh, ikaw yung magde-decide. Pero sa mga cards na ito, may mga sitwasyon ang Gemini na pwede namang maayos. At saka, kailangan mo rin makinig sa kutob mo or nararamdaman. Kasi bibigyan ka ng signs ng spirit guide mo sa panaginip, sa angel number, at yung mga umuulit na sitwasyon. May mga chances, opportunity na ibinibigay sa iyo ang universe, kaya lang hindi mo ito mapansin dahil nga sa focus ka sa mga negative at nararamdaman mo na pain, takot, at kalungkutan. Ipapaliwanag ko na sa inyo yung mga cards. Sa mga single, matututo ka ng magbalanse sa oras mo para sa love life at saka sa career. Siyempre, positive yan na ang ibig sabihin, makakamit ka ng tamang tao na para sa'yo. Single ka man o nasa relationship, ang advice ng mga cards ay huwag mag-focus sa mga bagay na hindi mo kayang makontrol or negative. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, ang advice ng mga cards, kung nawawala ang spark sa relasyon, kasi ang ilan sa inyo, hindi mo na-appreciate yung person mo, yung effort niya. Kaya ganun na din siya sa iyo. Kumbaga merong space sa inyong dalawa. Huwag mo na hintayin na siya pa yung gumawa. Ikaw na. Ikaw na yung kumilos. Total person mo naman yan. Magkakahiyaan pa ba kayo?
At saka guys, kung noon, yung person mo, malamig siya sa'yo, tinatalikuran ka niya, hindi ka niya pinapansin, pero may iba yung sitwasyon. Pero alam niyo, base sa mga cards mo, yung person mo, magkakaroon siya ng challenge eh. Magiging marupok siya, pero ang ending, hindi mo naman kasi siya tinatalikuran eh. Nagtatampo ka, pero babalik ka pa rin sa kanya, patatawarin mo siya. Pero may mga magandang resulta yon. In the future. Sa health naman, huwag baliwalain yung ibinibigay na sign ng katawan mo sa iyo. I-control na yung mga unhealthy habits. At saka guys, ang ilan sa inyo, kung takot kang magpatingin sa doktor, baguhin mo na yan. Kailangan magpatingin ka para maaagapan yung sakit mo. Mas malaki kasi yung gastos eh kapag lumala yung sakit. Kaya kailangan hanggat maaga kung makokontrol, i-control na. Alamin naman natin ang advice ng mystical cards sa iyo. Jewel, every event in life presents us with a new opportunity to experience ever greater love. There is a jewel to be found within every teardrop. Trust, we your angels are guiding the current events. This is a time in which you and those close to you will emerge strengthened by ever greater bonds of love. Trust, there is nothing to fear. There is only love. Gratitude. Thank you. This is a heartfelt thanks to you from someone you recently helped in some way. I, your guardian angel, also wish to thank you for the unconditional love you emanate to the earth, humanity, and those around you. Thank you, thank you, thank you. You are eternally blessed. May peace, grace, and love forever guide you along your sacred path. Conflict. Feelings which you have suppressed for a very long time are yearning to be acknowledged and expressed. You are torn between what you think is the right thing to do and what your heart wants. And this is the primary cause of stress in your life. We, your angels, urge you to follow your heart. Do what you would love, not what you think you should. Alamin natin ang angel number mo. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Tomorrow, something you've prayed for is about to arrive suddenly. Type yes to affirm. Affirm. Nothing you have is because of luck or chance. It's all due to God's grace and favor. Affirm. Never stop believing in hope because miracles happen every day. Type yes if you believe.